ang tagal kitang hinanap. At nagtagpo rin ang landas natin sa wakas. Rebelde ka! Huwag nang marami pang dagdag. Umpisa na natin. At nang matapos nito... Ikaw lang bang marunong maruntok? Ako rin! Napatumbag siya. Sasamantalin ko ang kahinaan niya. Aalisin ko ang perang tumatagip sa kanyang mukha. Arnold! Ikaw! Aris! Paano mo ito nagawa, Tol? Anong pumasok sa isip mo't nagawa mong talikuran ang nakagistang mong paniniwala? Bakit ka lumalaban sa gobyerno? Anong buti ang maidudulot ng pagiging rebelde mo? Bakit mo tinalikuran ang paniniwala mo? Paniniwala ng ano? Ha? Ang kawalan ng hustisya. May napala ba ako sa pagiging mabuting tao ko? Ipinagkait ng sinasabi mong batas ang hustisya sa mga magulang ko. Anong kabutihan ang magagawa ng pagiging mabuting tao kung kasamaan lang ang igaganti sa'yo? Ha? Magsalita ka! Ano? Mortal na kaaway! Dalawang nilalang na magkaibigan, subalit sa bandang huli, naging magkalaban. Mortal na kaaway! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Mortal na Kaaway! Ikaw mo yung bagong dating dito sa aming kampo. Ako po! Ako nga po! Kanina na lang sinabuni po na ron dahil sa kapalpakat na, babae na naman ang itala po pagpaw. Yan na nga. Tumahimik nga kayo dyan. Ang ganda-ganda mo, miss. Ang mga balat mo ay makikinis. Ang sarap papakin. Ha? Bakit mo hinuhubadan yung pantalon? Naiinitan kasi ako, miss. At sa palagi ko, ikaw ang makakapawi ng init ng katawan ko. Halika nga dito. Ha? Bitawan mo ako. Mamayan! Huwag mo na! Galawin muna yung babae sa ito. Gawin na lamang nating utusan yan dito. Pwede naman natin siyang gawing utusan at pagkatapos naming maglaro ni Miss. Ang babae mo na sa akin yan. Parang kalaman laging nauutusan eh. Ikaw na nga itong laging nauuna eh. Isa pa, ang dami-daming babae sa syudad. Hindi ka pa nagsasawa. Huwag kayong makialam. Huwag kayong mag-alala. Ibibigay ko sa inyo pagkatapos ko. Ano? Kababay, halika nga! Huwag ko! Maawa po kayo sa akin! Ganyan! Huwag! Mag-iusap ka! Dahil lalo akong natatakam sa'yo. Paano maawa niyo na? Pakawalan niyo na ako! Bakit? Pakawalan niyo na ako! Di ba sinabi ni Glenda sa'yo? Kung ano ang unang-una mong gagawin pagdating mo dito sa bundok? Ha? Hindi ba niya sinabing... I-entertain mo muna kami bago ka namin tuturo ang humawak ng baril. Ha? Wag po! Maawa kayo! Wag po! Nasaan ang komisyon ko? Komisyon saan? Sa babaeng pinapak mo kagabi. Dahil nga sa kanya, kaya ako napagalitan ni Pinoy. Hindi ko nakasalanan yan. Ikaw ang may gustong halayan siya eh. Akin ang komisyon ko. Hindi naman virgin yun ha. Sabi mo virgin siya. Dahil estudyante pa. Yung pala, pinagsawa na yata. Anong
pinagsawaan? Mahinhin yun, no? Wala pang boyfriend. Ang sabihin mo, umiira na naman yung katusuhan mo. Kunwari pang hindi virgin eh. Siyang siya karaw sabi ng mga kasamahan mo. Ah, teka. May tumatawag. Ah, si Pinuno pala. Hello, Pinuno. Magandang hapon po. Opo. Yun nga po ang pinag-uusapan namin kanina ni Kagido. Ah, opo. Kailan po? Ah, sige po. Bukas po ba? Ah, opo. Ah, sige. Opo, opo. Bukas na bukas din po. Gagawin ko po. Ah, sige. Bye, Pinuno. Sino yun? Si Pinuno. Inuutusan ako sa panibago kong misyon. Nay, papasok na po ako. Mag-aalauna na. Sige anak, umalis ka na para hindi ka malit sa klase mo. Eh si ate, hindi pa po ba dumarating? Hindi pa nga eh. Bakit? Inihintay mo ba siya? Opo, inay. Kasi nangako po siya sa akin na bibili niya yung pinabibili kong construction paper sa kanya. Ay nako, huwag mo nang hintayin ang ate mo. Baka mamaya po ulit darating yon. Malilit ka pa sa klase. Eh, si Tita Chayong po. Asan po siya? Ay, may pinunta lamang siya, anak. Saan po siya pumunta? Kahapon ko pa siya hindi nakikita eh. Wala pa naman akong baon. Papasok na naman ako ngayon. Walang baon? Binigyan naman kita ng baon mo, ah. Tindahan, para may baon ako. Ay, ang sabi ko, binigyan naman kita ng baon mo. Bakit ka pa hihingi kay Tita Chayong mo? Hindi ka ba nahihiya, ha? Bakit po ako mahihiya? Eh, si Tita Chayong naman pong nagsabi na hihingi lamang ako sa kanyang ng baon. Eh, paano ka nga makakahingi ngayon eh? Wala nga ang Tita Chayong mo. May pinuntahan nga. Nay, may itatanong lamang po ko sa inyo. Ano yun, anak? Kasi, ang tagal-tagal na nating kasama si Tita Chayong. Pero, wala tayong nakikita na kamag-anak niya. Bakit po? Mag-isa lang si Tita Chayong? Hindi siya tulad natin? Tatlo tayo? Si Ate Meryl, ako, at kayo na nanay namin ni Ate Meryl. Bakit si Tita Chayong? Walang nanay, walang tatay, wala ring kapatid, at wala ring anak. Bakit ganun? Bakit mag-isa lamang siya? Ay, naku, bata ka. Ang dami-dami mong tanong. Pumasok ka na nga sa school. Baka malit ka pa. Sila Tita Celina. Ang bait-bait niya. Pero napuruhan siya sa aksidente. Siguro nga kasalanan ko. Hindi nga siguro nakita ni Tito Fernan ang kasalubog ng sasakyan. Kaya sila na aksidente. Siguro kung nakapunta ako at akong nagmaneho, hindi sila maa-aksidente at hindi namatay si Tita Celina. Kung alam ko naman na ganito ang mangyayari, sana pinilit ko na si Sir na umalis sa araw ng aming graduation. Sana buhay pa ngayon si Tita Celina. Sana buhay pa siya ngayon. Oh, Ares, bakit nandito ka pa rin sa labas? Ano pang ginagawa mo dito? Nasaan ba si Arnold? Nasa loob pa rin siya ng ospital. Oh, bakit hindi mo siya sinamahan? Kailangan niya ng kasama. Umuwi lang ako saglit para makapagpaligo.
Galit pa nga sa akin si Arnold eh. Ayaw akong kausapin. Aris, intindihin na muna natin siya. Maging ako nga eh. Iniintindi ko rin siya. Hindi ko makausap na matino eh. Oo. Pilit ko nga siyang iniintindi. Masakit din sa akin ang nangyari. Kina Tita Selena at Tito Ferna. Kinalulungkot ko na sabihin sa iyo, iho. Pero sa pagkakataong ito ay may panibagong anggol kaming nakikita sa nangyaring krimen. Ano pong ibig niyo sabihin? Tantan ng bala ang katawan ng mami mo at wala sa crime scene ang daddy mo. Ibig lamang sabihin na may tuturing ding suspect ang daddy mo sa kriming nangyari. Ano po? Oo, may tuturing ding suspek ang daddy mo dahil wala siya sa loob ng sasakyan na kung saan naroon ang money mo. Galit pa rin sa akin si Arno. Sabagay, hindi ko siya masisisi kung magalit man siya sa akin. Hindi ako sumipot sa araw na dapat ay ako ang magmamaneho sa sasakyan ni Tito Fernan. Kung may babalik ko lang sana ang oras at araw. Pagkamali nga ako ng desisyon. Kung sana pinuntahan ko na si na Tito. Sana kahit hindi ako pinayagan ni Sir. Sana hindi napilitan si Tito Fernan na magmaneho. Total, aalis din naman ako bilang gwardiya. Bakit nga ba, hindi ko na lang sinuway ang supervisor ko. Sinuway ko na sana ang bisor ko. Buhay pa sana hanggang ngayon si Tita Selena. Buhay pa sana. Mahituturing din ang daddy mo na isang suspect. Dahil wala siya sa loob ng kotse na kung saan namatay ang mami mo sa pamamaril. Ano pong ibig niyo sabihin? Nawala sa loob ng kotse ng daddy ko. Nasaan ang daddy ko? Yan ang isang palaisipan sa akin ngayon. Kung sino o kung saan galing ang hinihinalang suspect na pumatay, pumaslang sa mga magulang mo. Bakit ang mami mo lang ang nasa loob ng sasakyan ay ang daddy mo wala? Wala sa loob ng sasakyan ang daddy ko. Nagma-aksidente ang mami ko. Hindi aksidente ang nangyari. At maraming anggulo ang tinitingnan namin dito. Pwede nga ang boss. O pwede rin ang daddy mo mismo ang bumaril sa mami mo. Ano? Ayaw nga. May tuturing din suspect ang daddy mo dahil wala siya sa loob ng kanyang sasakyan. At ang mami mo ay tandad ng baril ang kanyang katawan sa loob ng kotse. Huh? Ikaw na rin ang nagsabi na magkasama ang daddy at mami mo, pero kung wala ang daddy mo sa loob ng sasakyan at tanging bangkay lamang ng mami mo ang natagpuan sa kotseng inabando na, nasaan kung gano'n ang daddy mo? Kung ambos man ang nangyari, paanong wala ang daddy mo? Bakit mag-isa lang ang mami mo sa loob ng kotse at wala ang daddy mo? Hindi magagawa ng daddy ko na patayin ang mami ko. Hindi niya magagawa yun.
Huwag kang magalala, Mr. Madrigal. Iyon ay isa lamang sa mga kinukonsider na namin sa aming pag-imbestiga. Hindi ko naman sinasabi. Anong klase kayong mga polis? Mga walang kwenta kayong polis. Hindi kayo marunong. Ang daddy ko nga ang nagrabyado na biktima. Pagbibintangan niyo pa. Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Mga wala kayong kwenta. Mga bobo kayong pulis! Mga wala kayong kwintang pulis, mga bobo! Arnold, ano ka pa? Huwag mong sabihin yan. Mga alagad ng batas ang mga yan. Baka marinig ka. Hindi pa nga sila masyadong nakakalayo eh. Respetuhin mo naman sila. Anong respetuhin na sinasabi mo? Mga bobo sila eh. Mga bobo, mga bobo! Arnold. Dapat bang respetuhin ang mga bobong pulis na yan? Hindi! Arnold, mga alagad sila ng batas. Ginagawa nila ang kanilang trabaho. Kaya nga eh. Mga alagad sila ng batas pero hindi sila marunong. Mga bobo sila. Mga bobo. Paano na ako ngayon? Wala nang mami ko. Pati si daddy wala rin. Oo nga pala, sweetheart. Nasaan ang daddy mo? Kumusta na siya? Inoperahan din ba siya? Sunward siya dinala? Saan kwarta siya dinala? Yun nga eh. Wala ang daddy ko. Wala na nga si mami. Pati si daddy nawawala. Ang ibig mong sabihin? Namatay na rin ang daddy mo? Nawala ng mami. Patay na siya. Pero pati ang daddy ko hindi makita. Paano na ako ngayon? Paano na ako sila? Arnold, nandito ako, sweetheart. Narito ako. Hindi ka nag-iisa. Anong sabi mo? Wala ang daddy mo sa ospital? Oo. Ano ito? Bakit ganito hindi ko maintindihan sila? Bakit binaril si daddy at si mami? Anong sinabi mo? Binaril ang mami at daddy mo? Oo. Yan ang sabi ng mga polis. Anong nangyari? Paano nangyari yan? Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala na ang nagiging suspect ngayon ay ang daddy ko. Ha? Mga bobong mga pulis na yun. Hindi sila marunong mag-imbestiga. Ang daddy ko pa ngayon ang pinagbibintangan nila na bumaril sa mami ko. Siya pang suspect ngayon. Sweetheart, hindi kita maintindihan. Bakit pinaghihinalaan ang daddy mo? Hindi ba? Isa ka pa! Pare-pareho kayo. Mga walang kwenta. Mga bobo! Mga bobo kayo. Hindi kayo marunong mag-imbestiga. Mali ang hinala ninyo. Mabait ang mami ko. Hindi mamamatay tao ang daddy ko. Hindi! Hindi! Aris? Oh, sila. Ikaw pala. Kanina pa kita gustong makausap. Si Arnold, nasaan na? O ano? Nasaan si Arnold? Bakit hindi mo siya kasama? Galit pa rin ba siya sa akin? Halika nga, balikan natin siya. Nasaan ba siya? At bakit mo siya iniwan? Aris, tulungan mo ang kaibigan mo. Tulungan mo si Arnold, Aris! Oo naman. Kahit hindi mo yan sasabihin, gagawin ko. Kaibigan ko siya. Iba yung pang-unawang ibigay natin sa kanya, Aris.
Teka, bakit ba ganyan ka magsalita? Siya nga pala, nasaan ba si Arnold ngayon? At nasaan si Tito Pernan? Anong ward siya naroon? Inooperan ba siya? Ha, Sheila? Kausap ng mga pulis. At? At? Ano? Nasuspek ang daddy ni Arnold sa pagkamatay ng kanyang mami. Ano? Ano-ano ka nang namatay? Kaibigang matalik po ako ng nag-iisang anak nila. At sa ngayon ay hindi ko pa po siya nakakausap. Tulirong-tuliro po ang kaibigan ko. Gusto ko pong malaman sana ang dahilan ng kinamatay ng kanyang mami, Doc. Namatay ang biktima. Sanhi ng maraming bala na bumaon sa kanyang katawan. Ho? Bala? Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ho ba aksidente ang sanhi ng ikinamatay ni Tita Selena? Hindi aksidente, kundi pinagbabaril ang biktima na siyang sanhi ng agaran nitong kamatayan. Ano po ang nangyari? Paano po ang nangyari na tadtad ng balang katawan ni Tita Selena? Hindi ko masasagot. Mas mabuting sa mga pulis na rumesponde sa pangyayari ang tanungin mo. Mami, bakit ikaw pa? Bakit hindi na lang ang mga ibang tao ang namatay? Bakit ikaw pa? Arnold, nakikiramay ako sa pagkamatay ng mami mo. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kanya. Siya nga pala, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang nobya mo? Si Sheila. Nasaan? Ano ang ibig sabihin na pakikipaglapit ni Glenda kay Arnold? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Murtal na Kaaway! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Murtal na Kaaway! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.